Yes. Hi mga ka-rockers, this is Rana Rocky and great to be back with Miss Snooki Sarnia. Yeah. Nice to see you again, yes, Rocky. Miss Snooki, nag-shift po ang character nyo from Kontrabida sa Sahaya and dito bida na palaban sa anak ni Waray versus anak ni Biday. Ano pong mas mahirap sa inyo, maging bida or kontrabida? I'll be very honest. Dahil siguro nasanay ako ng kontrabida for the past how many years. Although may mga ano naman, ano, I'm so thankful to GMA na talaga namang napaka-supportive sa career ng kanilang mga artista. I thank them so much na binibigyan naman nila ng, kumbaga, hindi ako all throughout kontrabida parati. Yes. May spacing kontrabida, bida kontrabida, bida kontrabida. Pero parang nag-enjoy ako masyado. Ayun, at siguro more appropriate. Ano? 20s. Nag-enjoy ako masyado sa pagiging kontrabida. Actually, parang mas nangangapa ako ngayon ng drama at maging kawawa kaysa maging salbahe. Yes, ang dami mong nainis sa inyo yun sa Sahay. Eh, oo. Ano ko, hindi po ako yun. Hindi po si Sahay kasi Salida. Si Salida. Yung si Snooki hindi naman po ganun. Sobrang bait po ni Miss Snooki. Hindi ako perfect pero hindi ako kampo ng kalaban na. Miss Snooki, sa mga youngsters natin ngayon, kanina niyo po nakikita yung sarili niyo na makita niyo may potential to maging Snooki or dito ko ipapasa yung crown ko as Snooki Sarna. Alam niyo, Rocky, there's so many actors or rather actresses na that I see bits and pieces of myself and na parang pili ko na sa nagdampan ako siguro I've been thank God, one of yours. Matagal na ako sa industriya na enough na ilang artista na yung dumaanan, parang nakita ko, oh, dito, ito siya, parang ako. Parang tingkaya. Oh, ito, parang ako. Pero as of the moment, parang nakikita ko na ginagamit ka nila, ang hirap sabihin ko siya. Marami siya, many to mention, siguro sila yung magalang gano'n. Kasi, baka mag-tela sa ito eh. Hindi yun, kaya lang perfect. Ano, there are too many. Hindi ko talaga mabuo sa isang tao lang. Sino pa po ang gusto niyong makasama in a series or movie na actor and actress? Since sarasalat, diba, nakatambal nyo na, nakasama nyo, naging anak nyo. Siguro, sino pa po ang gusto nyo? Siguro may bucket list kayo na ito. Sana, next series to or movie, si ganito naman or si ganito. Ako, ang wish ko sana makasama uli. Si Dingo. And then, mamait kasi siya. Mamait si Dingo. Tsaka magaling na. Basta, wala akong masabi sa kanya. He's the perfect professional, actor, person. He is the almost perfect human being for me. Si Dingdong, si Kuya Dong. Si Jasmine Curtis. Si Jasmine gusto kong makasama ulit. Although nagsama kayo sa Sahaya, yes. Pero younger version. Pero gusto ko siya makasama ulit. Hindi, galing din. And sino pa ba? Dami niya, si Dennis Trillo. Gusto kong makasama ko na si Jeneline. Jeneline din. Makasama ko na. Kasi ng mga times na nakasama ko sila sa show, nakilala ko sila bilang tao, bilang mga professional actors and actress. So, dream ko, kasama yun sa bucket list ko talaga na sana makasama ko pa sila ulit sa mga future projects. And sa mga hindi ko naman nakasama pa, na taga Channel 7, if I may, gusto kong makasama si Alden. Si Alden, oo. Bait din o bata. Yes, gusto ko. Bucket list ko sana makasama ko si Alden. Hopefully po, mag-guess din kayo sa The Gift, di ba? Sana, if God wills it, sana. Or sa ibang movies, sa ibang shows pa ni Alden. Kasi alam ko naman na kung gusto ko lang, marami ko siyang gagawin ng shows. And prayerfully sana makasama. And ang bait din po ni Alden, kasi sikat na siya ngayon. Sobrang humble din. I know, kaya he's reaping the benefits of what he has sown. And ito po,
yung kasi isa sa mga favorite kong series niya, yung Marina, which is naging anak ni si Miss Claudine. Sina nga ang fay nun kasi ang galing ni Pasan Aspen, Palaban. May chance ba na magkasama uli ka ni Miss Claudine? And sa Wala sa Puso rin, di ba? Alam mo, yan din. Pwede ko bang isingit yun, sorry to cut you off, my dear. Excite lang ako kasi yun din, isa pa, gusto ko idagdag ngayon. Sa bucket list ko. Miss Claudine Barreto, please, sana magkasama tayo ulit. Ang ganda ng tatay niya, sa mother and GMA. Sana nga po, alam ipatid niya sa GMA. Diba? Sana namin siya kasi galing niya. Actually, tumatak yung Marina. Kaya tinahanap ko pa sa YouTube, tinitingnan ko yung mga dati. Napaka-nostalgic. Ang ganda ng tandem yung dalawa. Ito ka lang, may rapport kami ni Clau, may chemistry. At saka, what is this? Yung, alam mo, nakakatuwa pa kasi inadvertently, parang may affinity, may association. Parang kang magkamag-anak kasi tita ni Claudine, si ati Tanienye, is married to my uncle. Ay, sobrang ganda yun eh. Tsaka sa Wala sa Puso, di ba? Although kayo yung nanay ni Clau dati. Sa movie ba yun? Or series yung Wala sa Puso? Sa series, di ba? Kayo yung una niya. Yes, ma'am na parang ano lang, parang cameo lang. Pero sa Marina talaga, ang ganda nung rapport yung dalawa. Sobrang tumatak yun. Ayan po, siguro invite na lang po natin sila sa bagong series, Miss Loki. Yes, sa lahat po ng mga mahilig manood ng series. Yeah, isa na rin ako doon. Sa lahat po ng mga sumusuporta ng Pilipino, ng industriya ng Pilipino. Ito po, may isa na naman po tayong maabangan ng napakagandang anak ni Oray versus Anari Bizay, showing na po ng January 27, pagkatapos po ng 21 oras. Abangan niyo po. Thank you po, Miss Kinsey, and congratulations po. Can I take this chance nga pala to say hello to all my civilians? Maraming salamat sa lahat ng support, sa lahat ng pagmamahal, sa lahat ng understanding niyo sa akin all through these years. Walang bitawan. Thank you. I love you guys. Thank you po. Thank you.